Magandang umaga. Ngayong araw, pag-uusapan natin tong taong to. Ay, kita niyo naman, no? Picture. Siya, si Carlos Quirino. Pag-uusapan natin yung mga naambag niya. Ano ba yung mga awards na nakuha niya nung panahon andito pa siya? Sino nga ba si Carlos Quirino? Si Carlos Quirino ay isang eskolar at historiador. Iginawad sa kanya ang pabansang alagad ng sining sa Panitikang Pangkasaysayan noong 1997. Ang Panitikang Pangkasaysayan ay idinagdag sa larangan. Sa parangal, ang pabansang alagad ng sining noong 1997 sa ilalim ng Pangulong Fidel V. Ramos at siya ang natatanging nagawaran ng naturang gantimpala. Oy! Alam mo ba, noong araw nagagawaran si Carlos Quirino bilang isang pambansang alagad ng sining, nagkaroon ng malaking debate. Marami ang tumutol sa kanyang parangal. Git nila na marami namang tanyag at mahuhusay na historian at manunulat. Bakit siya? Ano ba nagawa niya? Malaki ba ang bag niya? Si Ginoong Quirino ay isang respetadong historian at tanyag na manunulat ng mga talambuhay ng mga taong kanyang tinatampok. Noong siya ay nagsusulat, marami ang nagbibigay suhol sa kanya upang magsulat o magdagdag ng ibang detalye, ngunit kanya itong tinatanggihan dahil ito ay magbibigay lamang ng kahihiyan o mayuyurakan lamang kanyang pagkatao at matatapakan ng kanyang dignidad. Malaki ang naging ambag ni Carlos Quirino sa larangan ng sining at tagham literatura ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagsusulat at pagtatampok ng talambuhay ni Gato C. Rizal, Pangulong Manuel L. Quezon at mga taong naging parte kung bakit nakakamit niya at nasungkit ang naturang parangal. Sa tingin mo, karapat-dapat nga bang parangalan si Carlos Quirino? Kung hindi ka pa sigurado, narito ang kanyang mga akdang ginawa para makamit ang parangal. Kauna-una ang Pilipino para pumilang sa pambansang alagad ng sining at panitikang pangkasaysayan noong 1997. So, sa palagay nyo, nararapat ba na parangalan si Carlos Quirino? At sa tingin nyo, ano-ano nga ba yung mga akdang nagawa niya at naiambag niya? So, magbibigay tayo ng halimbawa ng mga akdang nagawa niya. Tulad nito, neto, at neto. Ilan lang yan sa mga akdang nagawa niya at marami pang ito. Isa sa mga naging paghihirap ni Quirino dati is yung siya ay na-orphan ng kanyang ama sa edad lamang na 3 anyos. Bilang isang anak, ay maghihirap ka talaga. Lalo na yung buhay dati, hindi ganun kadali para sa mga bata. Ayon sa anak ni Quirino na si Carl Quirino, sabi ay yung kanyang ama ay napakakalmang tao lamang. Sobrang mapagmahal, laging iniisip ng pamilya bago ang kanyang sarili. Tahimik na nagbibigay para sa mga tao na kanyang iniinspira, lalo na yung kanyang mga anak. Isang ama na biniyaan ng kaalaman at ang pagiging modelo niya sa mga tao. Ayun yung isang bagay na hindi makukuha sa bilang manggagawa. Ano? Base sa mga nakita ko ayon sa Banana Leksiko tungkol kay Quirino, ay ang sining hindi siya nababase kung anong mga natatanggap mo na papuri sa tao, sa gobyerno. Hindi na ito nababase sa premyo, lokal man o international, kundi kung papaan mo binibitbit ang pagiging disiplinado ng tao bilang manggagawa. Isa rin sa pananaw niya sa sining ay kung ito ba ay ginagawa mo lamang para sa ibang tao o ito ay ginagawa mo para mabigyang silbi ang iyong talento sa paggawa ng biyograpiya
o anuman yung mga nahihiligan mong gawin na ayun ay nakakatulong din sa iyo. Oh, ayun nga, no? Ngayon naman, tatalakayan natin yung international at national awards. Awards National. The Order of National Artists for Philippines ay isang kautosang pinagkaloob ng Pilipinas sa mga Pilipino na may malaking ambag sa pag-unlad ng sine ng Pilipinas. Sa Pilipinas, the members of the order ay isang kilala bilang national artist, original na itatag bilang isang gatimpala. Naitaas ito sa katangian ng isang order noong 2003, Order of National Scientist, gawa ng manlilikha ng bayan. Order of Takandula, Specialist Class of Champion for Life. International Awards, manlilikha ng bayan. Order of Takandula, Specialist Class of Champion for Life. International Awards. Si Rama Magsaysay Awards ay premier ng premier ng Asia at pinakamataas na karangalan iginawad sa mga ipakita ng transformative leadership sa Asia na nagbigay ng walang paghihimbot ng serbisyo at walang kapantay na pagsisikap tungo sa pag-unlad ng tao. Ang prestigyosong gatimpala na ito ay hango sa mga mitiin at kausayan ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Ramon Magsaysay sa pamamahala at paglilingkod sa mga tao. Ang mga gawa ni Carlos Quirino ay nasasabi sa panangkabuuan ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Ilan sa mga kanyang sikat na gawa ay ang Maps and Views of Old Manila, Lives of the Philippine Presidents, Filipino Heritage, The Making of a Nation, at iba't iba pang mga bibliografiya ng mga importanteng tao kagaya ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal, the Great Malayan, among The Life and Times of Yolo Rodriguez Sr., Chick Parsons sa The Master American Spy in the Philippines, Ramon Durano sa The Story of the Foremost Filipino Philanthropist, Damian Domingo, First Eminent Filipino Painter, Vicente Manrigal sa The Biography of the Industrialist, at kabilang dito ang mga presidente kagaya ni Manuel Quezon, Man of Destiny, Magsaysay of the Philippines, Dayang Aguinaldo, The L'Oreal Story. Siya din gumawa ng sikat na Philippine Cartography at Filipinos at War. Maraming pa siyang ibang gawa na bibliografiya na hindi na isa publiko o kaya pribado na pinagawa sa kanya. Grabe nga pala itong taon to, no? Ang dami niyang naging akda na nagawa niya. At yung mga awards na nakuha niya parang ang dami din eh, no? Palagay nyo, nararapat ba na talagang parangalan siya? Palagay ko, kasi nararapat lang sa kanya na matanggap nyo yung ganung parangal. At siguro, dito na rin nagtatapos yung pag-uusap natin tungkol sa kanya, sa kay Carlos Quirino. Sa muling pagkikita, paalam.